So, hello mga kapaps, welcome back po sa ating channel, Paps Rabbitry Philippines. So, ngayon mga kapaps, ang pag-uusapan natin is ano ba ang ginagawa ko dito sa aking rabbitan, yung daily system ko dito or mga style ko sa pag-aalaga ng rabbit. So, yun mga kapaps, no, kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mo na kalimutan mag-subscribe and click bell notification na rin para updated kayo sa mga bagong content natin or sa mga bagong video natin na ipapalabas. And comment na rin mga kapaps para may topic po tayo sa comment section natin. So yun mga paps, ang pag-uusapan nga natin ngayon is yung ano ba ang ginagawa ko dito sa aking mga rabbit para mas mapanatili natin yung kalusugan nila at kalinisan nila. So yun mga paps, simulan na natin. Kaya tara. So yun mga kapaps, no, magandang umaga po. Ulitin ko lang, magandang umaga po sa inyong lahat, lalo-lalo na po sa mga baguhan na nanonood. At sa mga first time lang po nanonood sa ating YouTube, is yun mga kapaps, huwag nyo nang kalimutan mag-subscribe and click the notification na rin para updated kayo sa mga bagong video natin. So yun mga kapaps, ang pag-uusapan natin ngayon or ang topic natin ngayon is about sa ating mga rabbit. Ano po ba ang ginagawa ko para mas mapanatili natin yung kalusugan ng ating mga rabbit at yung mapanatili natin yung healthy na ano nila na pangangatawan. So yun mga kapaps, magsisimula po tayo sa kanilang inumin. So yun, paano ko ba ito ginawa? Ayun mga kapaps, no, ay papasilip ko sa inyo. So meron po tayo ditong tawag nito yung ating lagayan ng tubig. Dito naman mga kapaps, ako lang po ang gumawa. Yan. Ito po yung lagayan ng mayonis, binili ko mga kapaps, tapos ganito ng gripo na ganito. Binili ko lang namin sa 25 pesos to mga kapaps. Tapos ito naman pag bumili kami ng ice cream is ano naman to, kasama ito, kaya marami kaming stock na ganito. So yun mga paps, no, nilagyan ko lang kasi bumili lang ako, tapos binutasan ko, tapos nilagyan namin, tapos yun nilagyan na rin namin ng ano, hose. So ang purpose ko mga paps, meron naman kaming glue na ginagamit yung jar talaga. Ang purpose lang po talaga nito mga paps is pag once naglagay ako ng gamot sa ating mga alagang rabbit, lalo na po yung dextrose powder or apple cider vinegar mga kapaps, no. Yan, dito ko nililagay para mamonitor ko kung naiinom ba nila yung tubig na ano, kasi malalaman natin yan pag naiinom nila is bumaba po yung ano. So yun mga kapaps, no, yun nga yung mga mother doe natin, kasi bagong ano pa lang sila, buntis. So inaanohan ko po sila ng dextrose powder para mas pamanatili ng hindi po sila stress. Tapos meron din tayong ano dito mga kapaps is yung Zone Rock. Sa purpose po naman ito is para din naman sa dumihin ng mga rabbit. Pagtapos natin linisan, ini-sprayhan ko po ng Zone Rock. Isang cup lang sa isang galon na tubig para ano siya, hindi masyadong matapang. Ang problema na pumutok yung ano natin, yung pump natin na plastic, yung ano natin, ini-spray natin kasi nahulog. Meron naman din tayong ano mga kapaps, yung butane or torch na ginagamit mga kapaps para po ito sa ano, para po ito sa tawag nun, sa balahibo ng mga rabbit, lalo na po yung pagkatapos nilang magwalay ng kids or mag-iisang buwan yung kids na anak nila, is marami po yung balahibo yung kulungan nila dahil nung pag-anak nila is nagtatanggal po sila or nagmumold po or tinatanggal talaga nila yung balahibo nila, kaya marami pong balahibo sa cage. So pag once nag-disinfect ako ng cage nila, nilalagyan ko ng apoy or sinusunog ko yung cage ng apoy para matanggal yung mga balahibo. So meron naman din tayo ditong ano mga kapaps, no, dextrose powder. Purpose po nito pag once po parang may problema yung rabbit natin or hindi ano, baka stress or may ano, magdagkasakit. So inaagapan kaagad natin ng dextrose powder para hindi po sila ma-dehydrate. So yun mga kapaps, no, marami po tayong gamot dito. Mayroon naman din po din na yung Elsevit. Yun, may Elsevit din tayo para sa vitamin nila sa mga alagang rabbit. Tapos sa ano, marami po tayong Xerens mga kapaps, no, para sa pag-inject sa kanila ng mga ating mga B-complex. So ini-indikan ko po sila ng B-complex mga kapaps para yun, naubos na po kanina. Ini-indikan ko po sila ng B-complex para po sa kanilang pangangatawan na magiging healthy. So meron din tayo na malaking jar dito mga kapaps. Tapos yung mga ano nila mga kapaps, kita nyo yung mga G-feeder nila, is ako lang po ang gumawa niyan mga kapaps, no. Yung G-feeder niya mga kapaps, ako lang po ang gumawa. Kung gusto niyo makita kung paano ito gawin mga kapaps, nasa mga unang video natin. Pati din itong
nipple drinker sa paguhan na nanonood. Kung gusto nyo makita ang ano nito mga paps sa video kung paano ginawa yung tutorial ng nipple drinker, nasa mga unang vlog. Ito mga paps, maliit to na hose, tapos ito malaki. Ang purpose ko po bakit malaki ito, para yung pagdaloy ng tubig is yung pressure na is malakas mga paps, no. Hindi po sila parehas na ng laki mga paps, no. Then, hindi po sila pareha. Bali, ang ginawa ko po, dinugtungan ko ng maliit, tapos pinutol ko, tapos yun, pinasok ko para kakasya siya mga paps. Kasi pag idiretso mo yung T-connector natin is maluwag po sa malaking hose. So ang ginawa ko, nilagyan ko muna ng maliit na hose. Pagkatapos, pinasok yung malaking hose, kaya nagkasya. Sa mga gustong makita about sa mga vlog nito is nasa mga unang video natin mga kapaps, pati din ito sa ating Jupiter, sa mga hindi pa nakakita kung paano ito ginawa, na sa mga unang vlog natin mga kapaps. Ang Jupiter natin mga kapaps, no, ay meron po siyang harang dito. Yan, ang harang. Kasi purpose po niya, para po hindi makapasok yung daga or hindi maano ng manok mga kapaps, no. Nung una, ang ginawa ko una na Jupiter is diretso to, walang harang dito. Ang problema kasi nung hindi pa nakakulong yung bahay ng aking rabitan, so nakakain yung manok dito ulo nila kung mapasok. So yun, nakahanap ako ng idea. Tapos sa loob nito mga kapaps, yan sa loob niyan, yung alambre na pinutol natin, 1 inch yung pinutol ko, hindi ko sinaga dito pinutol. Bali sa baba ko siya pinutol, tapos binawag ko dito, yan nakapiko yan papunta dito din sa kanilang harang para mas matibay. Oh, kahit ipisil nyo yan, hindi babalik yan sa loob. So yun mga paps, no. At ito yung mga kits din natin mga paps. Yan yung dalawang babae natin. Ang ano kayo, mayroon kaming 6 na kits na lalaki, kaya ano kami ngayon, kasi nung 17 kits namin, 4 lang yung babae, ang daming lalaki, kaya may 6 kami na lalaki ngayon. So palalakihin lang namin ito, kung ang iba ibenta, tapos ang iba is yun na, pag sa tingin natin lugi yung katawan is automatic na yun, kakatayin na yun mga kapaps, no. So yun, tapos sa ibaba yun na yun din yung mga back natin sa ibaba. Tapos nag-iimbak din ako ng ano mga kapaps, nag-iimbak din ako ng mga dayami para po sa kanilang pagkain, lalo na po ang araw is palaging umuulan, so wala pong problema kasi may ano po tayo, dayami. Tapos itong karton na to mga kapaps, puno po ito ng Jupiter. Gumawa po ako ng Jupiter mga kapaps, no. Ayan, puno yan. So, ito yung Jupiter natin mga kapaps na ginawa. Tingnan nyo mga kapaps, ito yung Jupiter natin na ginawa. Ayan, pininturahan ko lang. Ayan sa loob yan, meron siyang harang. Kasi ang purpose kasi nito mga kapaps, no, para po hindi makakapasok yung mga daga sa loob. Kaya ginawa ko may harang. Tapos nilagyan ko nirin ng rivets mga kapaps. Rivets ang tinira ko dyan, para po ano, yun, diba? Sa gustong matuto kung paano ito gawin, na sa mga unang vlog natin mga kapaps, no, sa unang video natin, pwede nyo tingnan yun. Pininturahan ko lang para may forma, kaso manipis yung paglagay ko ng pintura eh. Kaya okay lang ito mga kapaps. Hindi ko lang sinali sa loob kasi baka makain ng ating rabbit at baka magkakaproblema pa. So, sa labas lang. So, yun mga kapaps, no. Ito yung mga unang setup ko ng mga nipple drinker. Tapos ito naman mga kapaps, ito yung ginagamit natin na lock. Yan, tingnan nyo naman, spring lock. Ang spring lock na to mga kapaps is ito yung tawag natin na ano, nipple drinker. Parehas lang yan sila mga kapaps, no. Tingnan mo, same lang yan sila, pinutol ko lang yung sa dulo. At sa mga gustong matuto kung paano ito gawin, nasa unang vlog din natin mga kapaps, binlog ko din to. Ginawan ko din to ng video kung paano gumawa ng DIY spring lock, gamit lang ang nipple drinker. Nasa unang vlog natin mga kapaps. Yan, parehas yan, tatlo yan mga kapaps. Isa, dalawa, tatlo. Pero 6 to mga kapaps, so tatlo lang ang nagamit natin. Kasi meron naman din talaga din tayong mga spring lock talaga. Yan, tingnan mo lahat. Yan, balik muna natin. Tingnan mo lahat na kapaps na kay spring lock yan. Yan, spring lock ang ginagamit natin dyan. So ang hanggang sa dulo naka-spring lock yan. Tapos yan dito lang is ginawan lang natin para mas makatipid po tayo sa mga ano, kasi mahal kasi ng spring lock mga kapaps, no. Dito din. So yung mga kits natin is nagpapahinga yan sila. Yan, halos nagpapahinga lahat ng kits natin.
pati din yung 3 months natin na mga local New Zealand, yun mga paps. Ito yung local New Zealand blue eye, tapos that's color na local New Zealand din yung ito, ito naman din yung ano natin, yung mga back yan, upgraded Angora, upgraded New Zealand, upgraded Palomino, local New Zealand, anak ng upgraded natin na Angora, tapos upgraded Cali, black lang yung mama niya, kaya nag-ipin siya, reject siya sa, kung sa kulay reject siya, pero kung sa titingnan mo sa dugo niya nandun yung Cali, kasi papa niya, ano siya, pure Cali yung papa niya, drained lang sa local, kaya yun yung labas. Ang local naman na drained sa kanya is yung black na local New Zealand, kaya upgraded siya. So yun mga kapaps, no, yung kumakain, so okay naman. Tapos mga paps, lahat po sila is may pangalan po sila, numbers, tapos breed nila, kung kaila, ano yung lahi nila, tapos kung ano yung mama at saka papa nila, tapos color nila, at saka araw ng pinanganak nila. Napaka-importante po yan mga paps, no, nalagyan po natin ng name nila or nila, status nila, dapat lagyan po natin para mas madali natin matres or mamonitor kung saan sila nanggaling at ano ang lahi nila. Yun, napaka-importante yan mga kapaps, no? Lalo na po sa mga magbubuntis, siguraduhin nyo na ang babae ninyo kung anong lahi siya at yung back na gagamitin ninyo para pag once yung anak nila ay hindi kayo mahihirapan. Gaya dito, example, si Doe natin is drainage sa number 7. So automatic yan, pizza, araw at saka taon ilagay mo at saka number ng back na ginamit niya para pag once na mga anak siya at maging iwawalay na yung kids niya is malalaman natin kung sino yung back na ginamit. Example, ang kikita natin dyan, mga anak na siya, tapos nakalagay yung back is number 7, is automatic, hahanapin natin si number 7 na back, at pag mahanap na natin si number 7 na back is makikita natin kaagad ang status niya kasi meron po siyang pangalan at status na nakalagay. So yun mga kapaps, napakadali lang po gawin ng mga ganyan, no? Basic na basic lang. Huwag kayong mag-ano, lalo sa magbaguhan is huwag kayong magpaparami ng pahalo-halo kasi sayang din. Gaya ng example, yung mga rabbit ninyo is pure, mga pure yung rabbit ninyo. Tapos pinacrossbreed ninyo hanggang magiging local niya, local na, isayang yun. Imbis na mahal yung rabbit ninyo is magiging mura kasi ang nagiging local siya. Kasi nawawalan siya ng status. Kasi ang nagiging mahal lang naman ang rabbit na kapaps na pag may papel, yan, dyan sila nagano may, kasi may ano sila, may status sila, is may record sila, kaya mahal kasi stress nila kung ano yung status ng kanilang mga rabbit, kaya mahal. So yun mga kapaps, no? Pero kung tutuusin mga kapaps is ang halos lahat ng rabbit, kahit sabihin natin pure yan, is ang dulo niyan is diretso pa rin yan sa ano, sa katay, yun mga kapaps, no? Ang purpose lang kasi kaya purebred or upgraded ang pinipili kasi mas malaki yung katawan nila. Pagkakatayin sila is mas bigat, is mas mabigat. So yun mga kapaps, napakadali po mga kapaps, no? Compare natin sa maglulokal na tayo, local lang, local, local. Hanggang ang rabbit natin is lumiliit na lumiliit, kaya nagiging ano na siya, parang magaan sa timbang. Compare natin sa mga upgraded, pag once nag-upgrade tayo is lalong bumibigat yung timbang ng mga rabbit. Kasi namimili po tayo ng mga high quality po ng mga rabbit, no? So kaya halos lahat ng rabbitero is nagpo-focus po talaga sa pure, tapos ina-upgrade nila. Kahit ako mga kapaps, no, bumili ako ng rabbit noon, is pinipili ko talaga yung mga upgraded para yung kids nila or anak nila is maganda po ang quality. So yun mga kapaps, no, hanggang dito na lang, hanggang sa sunod na video. Salamat.